dami na atin ang pinagliliguan. May hukay din parang bulkan. Yung lalim na ganyan? Pwede na ba pumunta dyan? Pwede ho. Magkano naman ang ano? Hindi ako na isa. Hindi, ibig sabihin magkano ang pangka. Halimbawa, re-renta ako. Yung iba ho, yung mura lang. Magkano? May bangka ba kayo? Hindi ho. Magkano naman? Bagay, malapit lang yan. Ayun, malapit lang yan. Eh, ngayon di pwede ho ngayon. Malahang ano. Saka hindi ka papayagan kasi may ano. May lumalabas na naman ng ano. Hindi o. Doon kami galing ngayon. Pwede o. Pwede o. Ano ang problema? Ang tigabuhan. Diba pinisita ng Coast Guard? Doon sa kabila yun? Ah, sa kabilang ibayo. Sa may bandang Laurel. Kami ano, puntang galing sa San Nicolas. Sa San Nicolas. Ah, oo. Kasi merong Coast Guard nga pala doon. Pero dito, okay lang pumunta kasi ang hangin kapag doon. Sabi nung nanay ko noon, nung inabot na nila lang 1965, kung saan ang punta ng hangin, kahit paano malaking bato yan, diretso yun doon. Doon ang baksak niya, kaya yun nung pumutok ngayon, ang natambak doon ng bato, doon sa kabila, bihira dito. Ayun. Dalaho ng hangin yun? Dala ng hangin? Ilalabas ko pa ito sa YouTube ha? Okay lang ba sa inyo? Hindi na, ang problema. Panoorin nyo nalang sa iyo. Tayo mga ka-Pinoy. Ito ngayon sa Balete, Batangas. Pang ninth time ko nang punta rito, pang... Kanina dapat umaga, tingnan, ang ganda ng usok. Buong-buo. Ang kalagayan ng muling pagbugaraw. Kanina madaling araw ng... Palitaho namin ni ano? Level 3. Level 3 ulit. Sabi ko, hindi ko lang alam kung totoo kasi wala man ako nakakasab na pillbox yung mga tao nila nagsabi. Actually, level 3 pa rin talaga. Ay, yung level 4 dati, ibinabala sa level 3. Hindi, nung pauwi kami galing sa Trigarcia, sabi nila, level 2. Kaya pinayagan kami mga isda. Adakan na yung isda eh. Yung mismo sa tabigilid ng isla yan, Yan akam na yung isda. Wala man problema. Hindi naman gumagalo katulad dati. Nung 12 ng umaga, talagang ano yon, mula umaga ho yun. 12, nandun naman ako sa Talisay. Mula 12, di... Nagataka kami, mahina naman eh, basta diridetsong ganyan, walang patid. Yung minuto lang ang pagitan. Yung pag-alog. Oo, pero mahina siya. Yung parang nagbibiro lang ang bahay, parang ginaganyan lang. Yung inaalog-alog lang ng bata. Lang. Hindi pa, ang anilisip namin, ay hindi pumutok ito, mahina naman ang kalugay. Kasi nung nagdaang yun, nung nagdaang November, September last year, hindi kung ano nagdumaang yan, malakas talagang kumakalog ang bahay na ganyan. Ay nung araw ng adusin yun, wala siyang hinto, walang hinto talagang ganyan, diretsong ganyan. Anong umpisa? Anong oras? Nung time mga alas 10 yun, mga alas 10 hanggang alauna diretsong na ganyan, walang patid na. Sabi nung sambayo ko, aba, maghanda-handa na tayo, parang iba ng galaw ng bulkan. Oo, iba na, iba na. Then mga bandang alas 12, papakain ako ng baboy. Pero lakas may umusok. Yung usok na yung puti, puti. Hindi parang, hindi pa rin kami natatakot. Hindi pa rin kami natatakot kasi puti siya eh. Kumbaga sa ano, ayos lang, wala. Oo, yan, gano'n. Ayos lang. Maya, sabi nung ano galing alas-as, yung galing sa kabila eh. Yung alas-as kasi, patapat niya, niyang kapatapit ito. Sabi lang. Yung sabi ninti ang malaki. Sabi niya, may mano daw apoy. Sabi ko, tara na. Kasi makita ang kita namin dito, pero wala nagabasa sa amin na lumikas kami. Yun lang ang pagkakamali ng pillbox. Wala talaga nagsabi sa amin, oh, lumasa kayo diyan. Nung pumutok na at nangitim na, doon sila nagbabala. Eh, paano hindi kami aalis eh? Halos nandiyan ang lahat ay nakahalos na abot sa langit ang ano, usok. Anong oras yun? Anong oras na yun? Ha? Anong oras na? Mga alauna kami, nag-ananakbo na pumunta rito. Pero malakas na talaga yun. Magmula doon sa pulo, mapunta rito, ilang oras ang biyahe? Mga 30 minutes din yun. Ah, mabilis lang naman pala. Mabilis lang yun. Pero makikita lahat dyan, talagang ang dami ng bangka. Pila na. Pila na. Yung ibang dito sa sakop ng Talisay, sabi, huwag nang takot ang sarili nyo. Ay, nung ano na, usok na. Takot na. Hindi na totoong takotin ang sarili. Totoong takot na. Totoo talaga. Pero ang kawawa namin, yung mga baboy namin.
Ilan ang baboy niyo nun? Yung baboy ko namatay, mga ano, 27. Patay lahat. Di binalikan namin kinabukasan. Kasi kapagano ng hangin eh. Pumuto ng gabi, kinabukasan, simibad kami, dito kami dumaan. Umaamunan kami sa coast guard. Umaakas kami. Kasi mga pulis. Wala na talaga kami nasalba. Patay na talaga. Mga kalabaw niyo, baboy, baa, patay mo, baka. Patay mga baka. Yung iba patay, yung iba'y buhay. Kaya yung TV yata yung naging na pumunta doon. Oo. Yun, nakita na lang mga baka at baboy namin. Oo, oh, galing. Galing ng UNTV, ano. Pumunta doon talaga sa amin, sila. Taka sa bangka, i-marketing sa dyan ng bangka dyan. Sikat na yung UNTV. Hindi ko. Namigay naman ang ano, o kumuha lang ng litrato. Kumuha naman ng litrato doon. Ay yung ano, hindi sila, na, sikat sila sa pag, ano eh, pagbibigay ng tulong eh. Namigay naman. Namigay dito? Ah, magaling. Namigay dito. Talaga. Nakita ko sila. Marami din naitulong mga yun. Yung pala yan. Tapos ngayon, napunta kayo ng evacuation. Saan? Ano kami? Na-evacuation kami sa Padre Garcia. Sa school doon? Sa school? Sa gym naman kami. Gymnasium naman kami na ano. Pero mabait ang tao doon. Oo, mabait doon. Malapit doon, na sa San Juan. Malapit na sa San Juan, Batangas eh. Mabait ang tao doon? Mabait ang tao dyan. May disiplina talaga? Ang ano doon? Mga tao? Eh, nung sinabing pwede na, bumalik? Yun, bumalik na kami dito. Pagdating namin dyan, dinin namin bangka namin, nangisdaan na kami doon. Ay, saan ba kayo talaga? Sa pulo nakatira. Oh. Doon talaga kami sa pulo. Sa pulo. Ay, paano ngayon? Saan kayo ngayon? Ay, dyan sa pabahay. May pabahay kami dyan. Pag hindi naman kami tumawid ng pulo, anong magiging hanap buhay namin dyan? Eh ano bang hanap buhay sa pulo naman? May isda ho kami. Ah, may isda. Hindi ba pwede dito sa area na to? Ay, kakunti. Mas marami na ho dito. Bagay. Ano? Ang dami na ho. Dami ng tao dito. Oh, dami ng nakapaligid. Ano? Hindi ka manguhuli dyan. Kasi kung doon, kahit maka 20 kilos ka, okay na. Mag-1,000 na yun. Oo. Kaysa dito, ay, mga 5 kilo lang. Kulong pa sa ano. Kambili ng ulam. Pwede na yun. Eh, gasolina. Babawasin pa, siyempre. 200 daw. Gasolina. Gasolina. Yun ang mahirap daw. Hindi ko salina. Pero, kumisan, marami kami nahuhuli. Nung nagdaang kababalik lang namin, hindi ba mababa 100 kilo? Oh, dami. Eh, ilang kayo naghahati-hati dyan? O, isa inyo lang yun? Sa amin lang ho yun. Pamilya? Tatlong mag-anak kami. Oh, ayun, ang dami. Hindi, nakabawi naman kayo sa ilang alos isang buwang. Eh, oras lang din. No? Pagka malaki naman ang alon, hindi naman kami makatawid noon. Matakot ang dagat. Ibang alon ngayon, sa pulong pumutok, ibang alon ngayon. Tinyo dito, tubig, mahaba ang buhangin. Doon naman, kinuha niya ang mas malayo pa dito. Yung parang bumaba ang pulo. Bumaba yung lupa. Oo, parang bumaba siya. Tapos natabunan siya ng tubig. Mano silang manuang tubig. Yung dating bahay namin, malapit na sa tubig. Dati ang layo, ganito yung kalayo. Pero ito dati, may tubig ito dito? Wala ho, wala. Hindi, nung bago pumutok ang vulkan ito, may tubig talaga? Wala ho, wala. Eh bakit doon sa may banda doon? Dati nung magpunta namin, may tubig pa dyan sa lugar na yun. Pinangingisdaan ng mama. Ito nga ho, nakapagtataka. Kasi dito sa amin, umano yung tubig, yung parang umano dito, kapunta dito? Oo. Ito naman, umatras sa mabaganyan ang buhangin. Pumunta na. Pumunta ron sa pulo. Kaya sabi, kaya ang isip namin, hindi lumakang tubig, kundi ang isla mismo lumubog. Parang lumubog na ganyan. Kasi di kaya yung ano yung loob niyan. Oo. Ang kapala na patambak na doon sa babaw. Oo. Galing sa lalim yun, nauka, baka doon pumasok ang tubig. Oo, malamang. Ganun. Tapos gumanyan siya. Aba, ang layo na ho nang nagataka na kami, ang layo na nang naabot ang tubig. Ang taas na. Dati ibig ganito yung buhangin. Ngayon wala na. Wala na. Tubig lupa na ho talaga. May nakapagkataka. Kaya natatakot din kami yung timira doon eh. Eh binigyan naman ata kayo ng gobyerno ng ano rito eh. Oo. Meron naman na kami pabahay diyan. Ay hindi naman kami mabubuhay ng oo. Dyan lang kasi. Wala naman kami hanap buhay dyan. Ano kami? Kundi mangingisda. Ay, yung sasabing tulong sa amin ng gobyerno. Eh wala pa naman balita. Yung sa volunteer yun, nagbigay ang kahapon. Yung mga sa ano yun, sa mga relief. Yung nag-volunteer ho, yung tumulong talaga sa relief ho. Yun, hanggang ngayon may dumarating pa relief sa pabahay.
doon sa pinuntahan nyo? Madalang na ako ngayon. Ano yun? Puro pagkain lang or sa mga pang kahoy din, pang mga simento? Wala ho eh. Para magtayo kayo ng panibago. Mga pagkain lang ho, mga pili, sardinas, yung mga dilata. Ano yung karamihan, mga ano yun, hindi sa gobyerno? Mga private sector. Private. Karamihan sa private sector. Kaya marami ang nag-donate. Halos buong Batangas naman ho eh, nakatikim na relief goods eh. Oo naman. Oo talaga. Dahil yung nakakasuno ko sa bus at saka sa jeep, yun ang talagang usap-usapan. Buong palibot eh, pag ganyan ho. Ayun, lapit naman oh. Pero talagang kami ang mismong nasaranta. Yung kaming taga diyan sa Barangay Kalawit. Yung nasasakupang yan. Yung nakikita natin yan, yan yung Barangay Kalawit. Oo, yan oh, yan, harap niyan. Mula dito sa tapat nito, hanggang doon sa dulong yun, yun yung Barangay Kalawit. Tapos yung papunta naman dito, sakop na ho ng Talisay. Talisay naman. Ay yung Luok, Barangay Luok. Ay, dito, baliti pa rin yan. Baliti ho yan, saka sa Sebastian, yan naman yung Siaten. Oo. Yan dulong itong maliit. Yan pala yan, yung oo, mga power boundary. Wala nasira sa nila eh. Saan? Wala naman nasirang bahay sa nila. Sa? Dito sa Barangay Siaten ito. Oo nga, ang ganda nga ng ano dyan eh, halos parang walang nangyari. Oo, naalikabok lang sila. Oo, ano, ayon, meron. Siyempre, napasama sila sa evacuation. Damay-damay na. Pero dapat ang importante talaga, naunahan ng gobyerno, yung mismo nasaranta doon, yung namatay ng hayop, nasira ang bahay, pati yung mga bangka. Yung bala kasi namin, usok lang, pinabukasan, ang ano namin, babalik kami. Ay hindi na kami nakabalik. Paano may mga kabalik pa eh, nung gabi nga eh, parang kumakalugpog lang yung palaputok ng vulkan. Yun ang nangyari, kung may natira doon tao, patay ho. Patay. Kasi yung mga bangkang malaki na pinag-obserbahan namin, tumaob. Oh? Tapos yung fluting, hindi ka maniniwala ang fluting bilog na ganyan, tapos yung lambat yung nakabiting ganyan, bumaliktad. Oh, grabe. Kaya sabi ko, yung pagputok ng vulkan, kasabay ang tubig. Kaya sabi ko, kung yun may tao doon, sigurado hindi mabubuhay. Oo, oh, sigurado. Patay yun. Oh. Patay. Sigurado. Eh kasi nung Talisay, alas 4, nung January 12, nandun ako sa Talisay, yung bumababang alikabok, may kasamang tubig. Mga batong-batong ganito. Oh, yung nakadikit sa gartong kahoy, hindi pa nakatatanggal yun. Oh. Hindi pa nakatatanggal talaga. Eh yung ang sasakyan namin ay ano. Buhani mo siyang ganyan, buo siya, pero parang bato. Oo. Oh, oh. Tigaso. Pakatigas. Buti naman pala, nakakwentuhan kita. Sige, sir. Ay, isa pa yun na inyo. Ano bang pangalan nyo nga pala? Ah, Ricardo Barrios, sir. Ah, Ricardo Barrios. So, mga Kapinoy, uh-huh. Yan po, meron tayong kakwentuhan na taga barangay. Ano nga po yung barangay doon? Barangay Kalawit. Kalawit, Balete. Barangay Kalawit. Kaya kung meron kayong dalangay, bibili ako. Yan muna mga Kapinoy ang ating video. Kaya po din tayo, nagkaantabay pa rin.